mga bata, nandiyan na pala kayo. Magandang araw! Welcome sa unang episode ng ating Art School dito sa DepEd TV. Ako nga pala si Teacher Raffy, ang inyong cool na cool, the art teacher. Ngayong araw, ang pag-aaral ng singing ay siguradong ma-enjoy natin. Handa na ba kayong matuto? Kung handa na kayo, itaas ang kamay, pumalakpak ng 3 beses, ihanda ang inyong mga mata at isipan para sa ating art lesson ngayong umaga. Mga bata, nakikita niyo ba ang aking paligid? Ang ganda at ang kulay. Alam niyo ba na ang inyong mga nakikita ay maituturing nating mga likhang sining? Ang sining ay hindi lamang sa loob ng tahanan makikita. Maaari rin itong makita sa labas. Maaaring ito ay makita sa paaralan, sa ilog, sa dagat, sa gubat, at kabundukan. Bumubuo ang mga ito ng ating kapaligiran. Pero sa araw na ito, tuturuan ko kayo na matukoy kung ang sining na inyong nakikita ay gawa ng tao. Nakikita niyo ba ang lumilipad na saranggolang iyon? Sa tingin niyo, mga bata, iyon ba ay sining na gawa ng tao o hindi? Tama! Ang saranggola ay sining na gawa ng tao. Ang bango naman ng mga bulaklak na ito. Ito namang bulaklak na nakikita niyo. Ang mga ito ba ay sining na gawa ng tao o hindi? Tama! Ang bulaklak ay hindi sining na gawa ng tao. Wow! May regalo pa pala ako dito. Sa palagay niyo, mga bata, ito ba ay sining na gawa ng tao o hindi? Siyempre, ito ay sining na gawa ng tao. Mamaya ako nabubuksan nito dahil... Ayun! Si Biboy Bubuyog ay napadaan. Si Biboy ay isang bubuyog. Sa tingin niyo, mga bata, si Biboy Bubuyog ba ay sining na gawa ng tao o hindi? Kung ang sagot niyo ay hindi, kayo ay tama dahil hindi gawa ng tao si Biboy. Bye-bye, Biboy! Andito lang pala ang hinahanap kong basket. Sa tingin niyo, mga bata, ang basket ba na ito ay sining na gawa ng tao o hindi? Ang galing nyo naman, mga bata! Ang basket ay sining na gawa ng tao. Guhit galing na! Mga bata, mahilig ba kayong mag-drawing? O gusto nyo ring matutong mag-drawing? Sa mga susunod na leksyon, tuturuan ko kayo kung paano gumuhit ng iba't ibang hugis at larawan. Halika! Sabayan niyo ako! Kunin niyo na ang inyong mga kagamitan sa pagguhit tulad ng lapis o crayon. Una, isipin niyo kung ano ang gusto niyong iguhit. At sa papel, subukan niyong iguhit ang nasa isip niyo. Hindi kailangang perpekto agad ang inyong ginuhit dahil kahit ako, matagal din bago ako natutong gumuhit. Kaya laging magsanay sa pagguhit, mga bata.
art kaalaman na. Mga bata, may ipapakita ko sa inyo. Ano ang nakikita nyo? Saan ito matatagpuan? Sa loob ng bahay o sa hardin? Tama! Sa hardin kasama ng mga makukulay na bulaklak, ang paru-paru ba ay gawa ng tao o hindi? Tama! Hindi gawa ng tao ang paru-paro. Tara, sundan natin ang paru-paro. Ang ganda ng bahay! Ano ang kulay ng bahay? Tama! Pula! Ilan naman ang bintana ng bahay? Isa? Dalawa? Tatlo? Ito ba ay sining nagawa ng tao? Opo! Ito ay sining nagawa ng tao. Aba! May cake sa lamesa sa labas ng bahay. At may mga lobo. Mukhang may birthday party. Sa tingin yung mga bata, ito ba ay sining nagawa ng tao? Tama! Gawa pa rin ito ng mga tao. Ngayon mga bata, may ipapagawa ako sa inyo. Isulat ang letrang T kung ang larawan ay nagpapakita ng sining nagawa ng tao, at letrang H kung hindi ito gawa ng tao. Isulat ang sagot sa ibang papel. Para sa unang bilang ay peacock. Ang peacock ay uri ng ibon na may makukulay na buntot. Letrang T o letrang H? Sa ikalawang bilang ay bola. Letrang T o letrang H? Sa ikatlong bilang ay pagong. Letrang T o letrang H? Sa ikaapat na bilang naman ay watawat ng Pilipinas. Letrang T o letrang H? At para sa ikalimang bilang ay isang bulaklak. Letrang T o letrang H? Pag-isipan uli ang inyong mga sagot, mga bata! Kung ito ay letrang T, sining nagawa ng tao? O letrang H, kung hindi gawa ng tao? Kung tapos na kayo, sabay-sabay nating alamin ang tamang sagot. Ano ang sagot sa unang bilang? Ang sagot ay titik H, dahil ang peacock ay hayop at hindi gawa ng tao. Ano naman ang sagot sa ikalawang bilang? Ang sagot ay titik T, dahil ang bola ay gawa ng tao. Ano naman kaya ang sagot sa ikatlong bilang? Ang sagot ay titik H, dahil ang pagong ay hindi gawa ng tao. Para sa ikaapat na bilang, ang watawat ng Pilipinas ba ay sining nagawa ng tao o hindi? Ang sagot ay gawa ng tao.
nagtitikti. Ang watawat ng Pilipinas ay sining nagawa ng tao at itinahi ito ng tatlong babae. Ano naman kaya ang huling sagot? Kung ang sagot nyo ay letrang H, kayo ay tama. Dahil ang bulaklak ay hindi gawa ng tao. Ang husay nyo, mga bata! Nag-e-enjoy ba kayo sa ating leksyon tungkol sa sining nagawa ng tao? Magaling! Dahil dyan, ito ang karagdagang gawain natin, mga bata. Maghanap kayo ng isang larawan ng sining nagawa ng tao. Huwag kalimutang magpaalam sa inyong mga magulang, lolo, lola, tito o tita, kung ang larawan na gagamitin nyo ay mula sa lumang magasin, dyaryo o aklat. Gupitin ang larawan ng napili nyong sining nagawa ng tao at idikit sa malinis na papel. Lagyan ng pamagat na ito ay sining nagawa ng tao. Ipakita ang galing at pagkamalikhain sa sining. Ngayon, mga bata, ay alam na natin na marami tayong makikitang sining nagawa ng tao sa ating paligid, sa ating bahay at paaralan. Muli, ako ang inyong Teacher Raffy na nagpapaalala na ang galing natin sa sining ay patuloy nating pagyamanin. Talento mo ay biyaya. Ibahagi mo ito sa iyong kapwa. Abangan natin ang mga susunod pang leksyon dito sa DepEd TV, kung saan ang pag-aaral ng art ay cool na cool. Art is cool! Hanggang sa susunod na linggo, mga bata! Mga bata, handa na ba kayo para sa isang music learning adventure? Hindi nyo na kailangang umalis ng inyong mga bahay dahil nandito na ang inyong guro na si Teacher Jane. Teacher Jane, Teacher Jane, come and learn with Teacher Jane. Fun and exciting music with Teacher Jane, Teacher Jane. Ang inyong kahimig, katinig, na sa inyo'y umiibig. Halina't alamin, tuklasin, suriin, pagyamanin at isaisip ang hiwaga ng musika. Dahil dito sa Music One, tayo ay isa. Mga bata, tumayo tayo at mag-unat-unat. Gising na ba kayo? Sunod, ipikit ang mga mata. Huminga ng malalim at ibuga ng dahan-dahan. Pakinggan ang mga tunog na maririnig sa paligid. Madali ba itong gawin? Umupo na uli, mga bata, at masdang mabuti ang dalawang larawan. Anong larawan ang makikita sa hanay A? At ano namang larawan ang makikita sa hanay B? Sabihin nyo nga sa akin, aling larawan ang nagpapakita ng may tunog? Hanay A o hanay B? Pakinggan natin. Tama! Ang kulog tuwing umuulan ng malakas ay may malakas na tunog kumpara sa libro na walang tunog habang ito'y nasa lamesa. Mga bata, sa tingin ninyo, ang musika ba ay may tunog o katahimikan?
itaas ang kamay. Sino ang may sabi na may tunog? At sino naman ang may sabi ng katahimikan? Ang tamang sagot? Pareho! Ang musika ay binubuo ng tunog at katahimikan. Ang tunog at katahimikan ay magkaiba, pero kapag pinagsama sa isang awitin o pyesa, ay nagiging maganda at kaaya-aya sa ating pandinig. Magsanay tayo sa pagtukoy ng pagkakaiba ng may tunog at katahimikan. Mga bata, ihanda na ang iyong lapis at papel. Buksan na ang iyong isipan, makinig sa panuto. Isipin ang kasagutan sa kitatanong. Simulan na ang gawain, isa, dalawa, tatlo. Sa isang papel, isulat ang inyong mga sagot. Sa bawat bilang, maglagay ng X kung ito ay bagay na walang tunog. At check naman kung ito ay lumilikha ng tunog. Ang unang larawan ay... Ito ba ay dapat check? May tunog. O X, walang tunog. Ang tamang sagot ay check. Ang cymbals ay may tunog. Parehas ba tayo ng sagot? Ito naman ang pangalawang larawan. Check o X? Ang bayabas ay walang tunog. Kaya dapat ito ay nilagyan mo ng X. Ang tambourine ba ay X? Walang tunog? O check? Lumilikha ng tunog? Ang tambourine ay isang musical instrument na lumilikha ng tunog. Kaya ang tamang sagot ay check! Nakabawi ka na ba sa iyong sagot? Kung hindi pa, may pang-apat pang larawan. Sa tingin niyo mga bata, check o X? Ang tamang sagot, check! Ang bass drum ay lumilikha ng napakalakas na tunog. Ang susunod na larawan ay may tunog ba o walang tunog? Parang wala. Ang mangga ay prutas at hindi likas na lumilikha ng tunog. Kaya ang tamang sagot ay X. Magaling! Makikita nyo sa huling larawan ay ang dalawang piraso ng baon ng niyog. Ito ba ay may tunog o walang tunog? Isip-isip mga bata! Ito ay bagay na lumilikha ng tunog, lalo na kung gagamitin sa pagsasayaw ng folk dance na maglalatik. Kaya ang tamang sagot ay check! Kadalasan, ang mga bagay na may tunog ay tinatawag nating musical instruments. Katulad ng cymbals, tambourine, bass drum, at ang bao o coconut shell. Narito pa ang karagdagang gawain. Gumuhit ng puso kung ang larawan ay nagpapakita ng may tunog, at gumuhit naman ng tatsulok kung ang larawan ay nagpapakita ng katahimikan. Una, nahulog na baso. Ikalawa, natutulog na pusa. Ikatlo, parating na tren.
ika-apat na kasabit na salamin. At ang ika-5, malakas na ulan. Sana ay nakuha mo ang tamang sagot. Ang nahulog na baso ay dapat nasa loob ng puso. Habang ang natutulog na pusa ay nasa loob ng tatsulok. Nasa loob ng puso dapat ang parating na tren. At nasa loob ng tatsulok ang nakasabit na salamin. Ang pinakahuli na malakas na ulan ay siyempre dapat nasa loob ng puso dahil ito ay may tunog. Parehas ba tayo ng sagot? Magaling, magaling! Para sa pangwakas nating gawain, samahan niyo ako na umawit at sumayaw! Ako'y may natutunan, lugit katahimikan sa musika. Laging isa sa isip at isa sa puso, mga natutunan. Sabayan niyo ako mga bata. Ako'y may natutunan, lugit katahimikan sa musika. Laging isa sa isip at isa sa puso, mga natutunan. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating pagkanta at pagsayaw, pati sa bagong natutunan mula sa ating leksyon ngayong araw. Ano nga ang leksyon natin? Tama! Ang pagtukoy sa mga bagay na may tunog at naglalarawan ng katahimikan. Tandaan, sa ating mga awit, kailangan natin ng parehong tunog at katahimikan. Para sa mas marami pang kaalaman, huwag kalimutang alamin. Tuklasin, suriin, pagyamanin at isaisip ang hiwaga ng musika. Dahil dito sa Music One, tayo ay isa. Hanggang sa muli, ako ang inyong guro na si Teacher Jane. Ang inyong kahimig, katinig na sa inyo yumiibig. Dito lang yan sa DepEd TV.